Welcome back mga ka-YouTubers. This time may unbox na naman tayong bagong speaker. So, ang unbox natin ngayon is a JBL Harman Flip 4. So, I think this speaker is a waterproof or splashproof speaker. But before natin i-unboxing speaker, please don't forget to subscribe and hit the bell notification icon dun sa aking YouTube channel. And that way, manonotify kayo kung meron akong bagong videos na na-upload. May email kayo and manonotify. And also, huwag kalimutan i-like at i-follow yung aking Facebook page sa facebook.com/techtoko. So, let's begin na yung unboxing itong JBL Harman Flip 4. So, guys, let's start this unboxing. First, tignan muna natin yung quality ng kanyang package. So, titingnan nyo guys is maganda yung quality ng package niya since JBL na original to. So, sa package pa lang, nung box pa lang niya is maganda siya. So, tingnan natin kung ano yung nasa loob ng box. So, we have the, I think this is the paperwork, manual, warranty. So, isa natin siya. Ayan, manual nga guys. So, tabi muna natin. Then we have the yung USB cable for charging. And then the speaker itself. Ayan, so tingnan natin yung speaker. I think this is a splash proof and waterproof speaker. So maliit lang siya guys, very portable. So JBL Harman. So here we have the I think this is the left side yung speaker niya, yung base. Then sa right, I think dito sa front mayroon di speaker yan, since di lang natin nakikita. Then we have the power button. Then this is a, I don't know kung ano yung button na to. Then we have the play button here. Tapos yung volume, rocker, positive, negative. Then yung Bluetooth button. So try natin buksan guys. Yan natin. So, tabi ko muna tong box niya. So, connect natin siya guys sa ano, sa phone. So, balikan ko guys, connect ko lang yung phone ko. So, ayan, kinonect ko na siya sa iPad. So, mag-sound check tayo, guys. Kung ano patugtog. So, kung mapapakinggan niyo guys, solid yung tunog. Since original JBL siya. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to. So ayan, ang ganda ng tunog niya guys. Subukan natin compare sa isang speaker ko kung ano yung pagkakaiba ng tunog niya. Para may idea kayo. So, kunin ko lang isang speaker guys ha. Tingnan natin. So, before ko i-compare guys ha, nakalimutan ko lang sabihin. Dito pala yung ano niya, charging port niya. Ayan dito. Charge. Kasi meron din siyang auxiliary in. So, kung ayaw yun ng Bluetooth, gusto yung direct through wire. Dito, yung kanyang port. So, if we're going to compare, sa size pa lang is, ito yung talagang portable. Yan yung JBL Flip. So, guys, subukan natin compare yung sounds ni JBL Flip for dito kay Adamas na Q6 speaker. Sige. Play tayo. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. Clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. So yun guys, mapapansin nyo mas maganda talaga yung tunog ni JBL Flip. And sa price naman talaga is malayong malayo siya. This one cost I think nasa 4,500 to 5,000.
compared to this one, nasa 900 pesos lang. So, if you have the budget, JBL Flip 4. Solid na solid yung tunog. But kung medyo tight sa budget, pwede na tong Q6 Adama speaker. So, I think that's it guys. I hope you like my videos and dun pala sa tutorial ko about sa mga custom ROMs, I think di muna ako makakagawa ng tutorial about that since nasira yung phone ko. So, siguro mga after a mga 3 weeks pa bago ako makagawa ng videos natin dun sa custom ROM, bibili muna ako ng bagong phone. So, I think that's it guys. I hope you like my videos and thanks for watching. So guys, singit ko lang, unfortunately nga hindi ako makagawa ng bagong videos dun sa custom ROM. Unfortunately talaga nasira yung phone ko, nadaganan kasi. So makikita nyo yan, may basag siya. So siguro gawa na lang ako ng video, susubukan ko i-repair to, order ako kay AliExpress nung LCD niya. So bubuksan ko yung phone tapos ayusin ko tong UMI DG1 ko. So siguro mga after 3 weeks pagdating ng LCD, so makagawa ulit ako ng bagong tutorials din sa custom ROMs. So that's it guys. Thank you for watching.